Magandang araw at kumusta kayong lahat? Tayo ay nasa ikalimang linggo ng pag-aaral sa araling panlipunan na may paksang politikal na pakikilahok ng mga mamamayan. Matapos mapag-aralan ang araling ito, inaasahang matangumo ang sumusunod na kasanayan. Natalakay kung paano nakikilahok ang aktibong mamamayan sa ating lipunan. Bago natin talakayin ang paksang ito, ay may inihanda akong paunang pagsubok na kailangan niyo munang sagutan, ngunit huwag kang matakot sa pagsusulit na ito. Layunin lamang nito na mataya ang dati mong kaalaman tungkol sa paksa. Kunin mo ang iyong notebook sa araling panlipunan, basahin at unawain mabuti ang bawat katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa iyong notebook. Mayroon ka lamang 5 segundo sa bawat bilang upang ito ay masagutan. Maaari ka na magsimula. Good luck! Five, four, three, two, one, zero. 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 Mahusay, natapos mo ang paunang pagsubok. Ngayon, alamin natin kung ilan ang nakuha mong puntos. Ang mga tamang kasagutan ay number 1, C, 2, A, 3, B, 4, D, 5, B. Kung ang nakuha mong puntos ay isa o dalawa lamang, huwag kang mag-alala. Maaaring madagdagan ang iyong kaalaman sa pagtalakay natin sa ating aralin. Dumako na po tayo sa ating balik-aral. Nang sa gayon, ang mga araling tinalakay ng mga nagdaang araw ay manatili at magkaroon tayo ng Mastery of Learning. Mayroon kayong 10 segundo upang sagutan ito sa iyong kwaderno. Para sa unang katanungan, ang tamang sagot para sa unang katanungan ay Civil Society. Ikalawang katanungan. Ang tamang kasagutan naman para sa ikalawang katanungan ay NGO o Non-Government Organization. Ikatlong katanungan. Ang
tamang sagot ay Local Government Code of 1991. Pang-apat na tanong, sagot sa ika-apat na katanungan ay Horacio Morales. At ikalimang katanungan, ang tamang sagot para sa ikalimang katanungan ay People's Organization. Kung nakuha niyo ang mga tamang kasagutan, mahusay. Natutuwa ako at tatandaan niyo pa ang ating nakalipas na aralin. Kung hindi naman, maaari niyo pa ding balikan ang video lesson na ito upang magkaroon kayo ng mastery sa paksa. Handa na po ba ang lahat para sa panibagong aralin na ating matututunan ngayong araw? Kung gayon, ang paksang tatalakayin natin ngayon ay ang political na pakikilahok ng mga mamamayan. Ang bahaging ito ng aralin ay tumatalakay sa mga paraan kung paano aktibong makikilahok ang mamamayan sa mga gawaing magpapabuti sa pamamalakad ng pamahalaan at ng kapakanan ng buong bayan. Nasa ating mga kamay ang susi para sa pagbabago ng ating lipunan, nararapat lamang nakalimutan ang maling pananaw na pamahalaan lamang ang may tungkulin na bigyang solusyon ang mga isyong panlipunan. Ang ganitong pag-iisip ay nadudulot ng sentimientong palimisi sa pamahalaan kapag ang ating mga pangailangan at suliranin ay hindi natutugunan. Sa katunayan, ayon sa Artikulo 2, Section 1 ng ating salitang batas, ang Pilipinas ay isang estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga otoridad na pampamahalaan. Kung ganun, nakanino ang kapangyarihan ng estado? Tama, ito ay nasa mga mamamayan. Alamin natin ngayon kung ano nga ba ang katangiang dapat taglayin ng isang mamamayan. Ang aktibong mamamayan ay dapat aktibong nakikisangkot sa diskurso sa pamahala upang bigyang katugunan ang mga hamong panlipunan. Nararapat na magkasamang buuin ng pamahalaan at ng mga mamamayan ang solusyon sa mga suliraning kinakaharap na lipunan. Katulad na lamang ng kinakaharap na pandemya ng ating bansa sa kasalukuyan dahil sa pagnanais na makatulong ng isang mamamayan sa kapwa niya na masigit na nahihirapan sa sitwasyon, siya ay naglunsad ng isang community pantry sa isang simpleng gawain. Ito ay naging inspirasyon para sa iba na tumulong na din. Mangyayari lamang ito kung ang mga mamamayan ay may kaalaman at kamalayan sa mga isyong panlipunan. Isang mahalagang paraan para matugunan ng mga isyong ito ay ang pakikilahok sa mga gawaing politikal. Ano-ano nga ba ang mga paraan para maging kalahok dito ang mga mamamayan? Ang unang paraan ay ang pagboto. Ang pagboto ay isang obligasyon at karapatang politikal na ginagarantihan ng ating saligang batas. Ang pakikilahok sa eleksyon ang pinakapayak na paraan ng pakikilahok ng mga mamamayan. Kinakailangan din ng masidhing mga aksyon para igiit ang pagkakaroon ng isang mabuting pamahalaan. Ayon sa Artikulo 5 ng Saligang Batas ng 1987, sinisino nga ba ang maaaring bumoto? Maaaring bumoto ang mga sumusunod. Una, mamamayan ng Pilipinas. Pangalawa, 18 taong gulang pataas na rehistrado.
Pangatlo, tumira sa Pilipinas ng kahit isang taon at sa lugar kung saan niya gustong bumoto ang hindi bababa sa 6 na buwan bago mag-eleksyon. At panghuli, hindi dapat diskwalipikado sa pagboto. Mga diskwalipikadong bumoto. Una, mga taong nasintensyahan na makulong ng hindi bababa sa 1 taon. Maaari siyang makabotong muli pagkaraan ng 5 taon pagkatapos niyang matapos ang parusang inihatol sa kanya. Ikalawa, mga taong nasintensyahan ng hukuman sa mga kasong rebelyon, sedisyon, paglabag sa anti-subversion at firearms law at anumang krimen laban sa seguridad ng bansa. Maaari siyang makabotong muli pagkaraan ng 5 taon pagkatapos niyang matapos ang parusang inihatol sa kanya. At panghuli, ang mga taong idiniklara ng mga eksperto bilang baliw. Ano nga ba ang mahalagang dulot ng pagboto? Siyempre, nakakapili ang mga mamamayan ng mga opisyal ng pamahalaan na sa tingin nila ay makakapaglingkod ng maayos. Sa pamamagitan din ng ating pagboto, tayo mismo ang nagtatakda ng kinabukasan ng ating bayan. Pantay-pantay ang mga tao pagdating sa boto. Bawat isang Pilipino ay mayroon lamang isang boto, mayaman man o mahirap. Ngunit ang isang botong ito ay lubhang makapangyarihan sapagkat maaaring itong baguhin ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. Ngunit sa kabila nito ay may mga nagiging balakid sa pagkilahok ng mga tao sa eleksyon. Sa wakas, natapos na natin ang ating aralin. Para sa ating paglalahat, kumuha kayo ng isang papel o ng iyong notebook at isulat mo dito ang mga konseptong natutunan mo ukol sa pagboto at sagutin ang katanungang ano ang sinisimbolo ng 2 larawan sa eleksyon o botohan. Hindi lamang natatapos ang ating aralin sa mga konseptong inatutunan. Mahalaga din na alam mo kung paano ito may apply at mapapahalagaan sa realidad. Para sa ating pagpapahalaga, gumawa ka ng isang slogan na nagpapahayag ng kahalagahan ng pagboto. Kumuha kang muli ng isang malinis na papel upang dito ilagay ang iyong gawain. Meron ka lamang 30 segundo upang gawin ito. Maaari ka nang magsimula. Para sa ating sanggunian, ang mga impormasyon sa ating aralin ay nagmula sa learning materials ng Araling Panlipunan 10 mula sa Kagawaran ng Edukasyon. At ang mga nagagandahang larawan ay nagmula sa digital na imahe mula sa internet. Ang mga ginamit na materyales gaya ng kwento, awit, video, larawan, tatak,
tatak pang kalakal at iba pang may kaugnayan na uri na ginamit sa kagamitang pagkatuto na ito para sa layuning pang-edukasyon ay pagmamay-ari ng mga orihinal na may karapatang ari sa mga nabanggit. Hindi inaalis na may akda ang anumang karapatang mayroon sila at walang hangaring angkinin ang mga ito. Ngayon ay maaari mo nang kuhain ang iyong worksheet number 15 upang sagutan ang parampos na pagsusulit. Hanggang sa ating susunod na aralin, maraming salamat. Paalam!